sa lahat! Kamusta po sa lahat? Ito po si Ate Erish. Samahan niyo din po akong gumawa ng munting DIY souvenir para po sa binyag, birthday, o kasal, o anuman po ang inyong naiisip. Mukha po bang mahirap ang aking ituturo? Hindi po. Panoorin lang po ng mabuti ang aking tutorial. Kung makikita nyo, ito din po yung aking kandila para sa mga ninong at ninang. Ito po yung nauna kong ginawang souvenir para din po sa ninang at ninong na may mga name tag po nila para cute na po, no? Tara, samahan nyo akong gumawa! Siguraduhin lang po natin na andyan na po lahat ng mga materials na kailangan natin. Yan, optional lang naman po kung maglalagay kayo ng beads o ano man yung gusto nyong ilagay sa souvenir na gagawin nyo. Yan, manghingi lang po kayo ng karton sa tindahan at gumamit po tayo ng pandikit na sobrang tibay para sure na sure matibay po yung souvenir na gagawin natin yan. Tuturo ko din po kung paano ko ginawa to yan. Ihanda nyo lang po yung picture ng anak natin at yung items na ilalagay natin sa souvenir natin yan. Kung nakikita nyo nga po, no, ang pinili ko pong ilagay ay badede. Yan. So, paano ko nga po pala nakuha yung sukat haba ng souvenir ko? So, kung makikita nyo po, no, dalawang items yung ilalagay ko. Ito nga po yung napili kong sukat. Yan, kung nakikita nyo, ganito po ang sukat na napili ko para sure na sure po na okay. Tatlo yung ginawa kong sukat para po sa taas at baba. Bali, 6 na piraso po yung gagawin natin, no? Tandaan po, depende sa kapal ng karton yung pagagayahan natin. Kung sobrang kapal po, okay na yung isa o tatlo. Yan, depende po sa kapal, no? So, yung ginamit ko pong karton dito ay manipis, kaya po tatlo yung ginamit ko. Yan. Ito nga po yung pangbaba natin. Yan. Kung nagtataka kayo, Ate Erish, bakit naman po may butas yan? Papakita ko po para saan po ba yung mga butas na yan sa gilid at dito. Yan. Depende naman po sa gagamitin yung accessories or design. Ito po kasi napili ko pa dede. So, nilagyan ko po siya ng butas yan. Para sure, pag nilagyan ko ng pandikit, okay na okay. Yung nakikita nyo naman po sa gilid na butas, ito po yung ilalagay natin, yung pampatibay nga po sa bubong. Yan, ito po yung magiging poste natin sa ating bubong. Alam nyo na. Opo. Kung hindi naman po padede yung ilalagay nyo dun sa loob, din nyo na po kailangan magbutas. Kung bilog, lagyan nyo lang po ng pandikit, ano. Paano ko nga po ba nakuha yung sukat nito? Yan, sa gilid na yan, 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 yan. Kinukuha ako ng sukat. Ganyan din po yung pagkuha ng sukat. Para same na same po yung sukat nila. Ito nga po yung pagkuha ko ng sukat nila. Yan, yan sa pader. Ay, sa pader. Yung poste po ng ating souvenir. Kunin lang po natin yung poste ng souvenir natin. At, yan. Guhitan lang po natin, kunin lang po natin sukat ng poste natin at wala. Yan na po yung secret natin at gupitin nga lang po natin para sure na mag. Tara, samahan niyo po ako gumawa ng poste ng ating souvenir. Paano ko po ba o paano po ba natin makukuha yung taas ng ating poste? Yan, kung makikita niyo, gawa na nga po yung pang-design ng ating souvenir para sa loob. Yan, isusukat niyo lang po yung design para sa poste natin kung gaano po kahaba o kataas yung gusto niyong poste para sa ating souvenir. Dahil nga po wala po akong popsicle stick, tara, gumawa po tayo ng poste ng ating
souvenir. Nag-cut out nga po ako dito sa karton ng tatlo kasi manipis nga po. Yan. Meron din po akong barbecue stick para sure na sure matibay. Mga kamamsi, mas okay po tayo gumamit ng popsicle stick para po mas matibay po yung ating poste sa ating souvenir. Dahil nga po wala po ang popsicle stick. Tara! Tipong karton lang po at barbecue stick ang aking gagawin. Ate, kung itatanong nyo, Ate Irish, pwede po ba yung walis ting-ting? Yan, kung wala na po talaga kayong makitang barbecue stick o popsicle stick, siguraduhin nyo lang mga kamamsi, linisan nyo po muna ng mabuti yung walis ting-ting na ilalagay nyo sa bawat gilid para sure na sure malinis. At optional nga lang po din na lubid yung ilalagay nyo. Kung meron po kayong ribbon, go lang. Mas maganda po kung ano yung maiisip nyo o napili nyong ilalagay sa poste. Ayan. Siguraduhin lang po natin na ididikit na po natin yung tagdalawa sa baba at taas. Ayan. Yung pangatlo nga po pala, wag na wag nyo po munang ididikit. Bakit? Malalaman nyo po mamaya. Ayan. So, naidikit na nga po natin yung sa pansahig. Tara, ididikit na rin po natin yung dalawang karton sa pangbubong natin. At yun din po, wag nyo po munang ididikit yung pangatlo. Bakit ka mo, Ate Erish? Mamaya malalaman nyo po. Tara, ituturo ko naman po sa inyo kung paano to ginawa. Yan. Kunin lang po natin yung napili nating picture ni baby at kumuha or gumupit po tayo ng karton kung ano po yung sukat, laki ng picture ng ating baby. Siguraduhin lang po natin na kung ano yung kapal ng karton, ganun din po yung kakapal ng ribbon. Huwag naman po masyadong mas makapal yung karton, no? Mas better po kasi mas may space or mas malaki po yung ribbon para po maganda tingnan. Dikit lang po natin ng mabuti yung mga karton at yung picture. Mas maganda nga po kung makikita nyo dun sa finished product ko, mamaya papakita ko po sa inyo. Balutin nyo lang po muna ng ribbon para malinis po tingnan. At mga kamamsi, ingat po sa pandikit kasi sobrang sakit. Yan, tiis na lang po talaga sa sobrang sakit. Sure lang po natin na maganda yung kapit ng pandikit natin. Yan, mas pinili ko po na i-ruffle po yung, tama po ba? Ruffle po ba yung tawag po dito? Comment below na lang kung anong tawag dyan. Yan. Ito po yung finished product natin mga kamamsi. Kung makikita nyo po, sa likod po merong nakalagay na Happy Christening. Yan, with name po ng aking baby, Jerisha A. Alulut. Thank you for coming. At optional lang po mga kamamsi kung lalagyan nyo po siya ng mga beads. Kung nakikita nyo po mga kamamsi, padede po yung napili kung ilagay sa ating souvenir. Ate Erish, ano po ba yan na bili? Mga kamamsi, punto po kayo sa bilihan ng mga candy. Makikita nyo po yan. Murang-mura po yan mga kamamsi. At napaka-cute. May blue at pink. Para sure, kung baby boy po yung anak nyo, may blue. Yan. Idikit lang po natin yung dalawang design na napili natin. Siguraduhin lang po natin na sobrang dikit ng dalawa. Para hindi pong lagyan na rin po natin ng design mga kamamsi. Kung ano po yung napili nyong ribbon, ilagay nyo lang po. Yan. Ito nga po yung napili kong ribbon. Yan. Hanapin nyo lang po yung mga ribbon na yun mga kamamsi kung gusto nyo rin po talagang gayahin. Yan. Ito na po yung ating pangbaba. At napili ko nga po siya mga kamamsi na lagyan po ulit ng mga beads. Idikit lang po natin siya ng maayos. Lagyan lang po natin siya ng glue stick para po madikit na maayos. Pwede po ba Ate Erish yung glue?
Depende sa design din na ilalagay nyo. Kung glue, hindi po siguro didikit. Kung plastic, mas better po talaga na glue stick yung gagamitin natin para sure na dikit. Kung ano naman po, may tiban, hala, go lang. Mas madikit yun, pero mas mahal. Yan. At ito nga po, kung nakikita nyo. Sa gilid pa rin po ng poste ako mag-gugupit. Dikit lang po muna natin. Makikita nyo po. Ayan, sumusugod na po yung aking baby. Umiyak na po yung aking baby. Kinuha na po ng lolo. Baby, matatapos mo si mama mag-vlog. Ito na nga po mga kamamshi, makikita nyo bakit nga ba natin hindi natin pinapadikit yung pangatlong karton. Tara, lagyan nyo na po ng maraming pandikit yung ginawa natin. Yan, siguraduhin lang po muna natin na maayos yung pagkadikit ng ating plastic. Yan. Thank you.
Maglagay lang po tayo ng napakaraming pandikit. Ito na nga po yung pangatlong karton. Siguraduhin lang po natin na may design. At wala, ito na po yung finished product ng ating DIY souvenir. Nagustuhan niyo po ba mga kamomshi? Yan, comment below nga po mga kamomshi kung nag-DIY din po kayo. So, thank you for watching. Sana po nagustuhan niyo yung munti kong DIY.